Patuloy po tayo magkakaisa sa pananalangin. At tayo tutulog sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, aming Amang Yawalansyonay. Sa mga sandali po ito, kami po ay nagkakatipon at nagkakaisa na namalapit sa iyong harapan. Muli, pinupuri ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin na sinasamba at pinanakila sa aming buhay. Amen. Tinataas namin, O Diyos, ang iyong pabanal na pangalan. Amen. At mula sa aming pong puso, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na sa amin ay pinagkakaloob mo. Amen. Salamat po, O Diyos, sa biyaya ng buhay at kapalakasan. Amen. Salamat sa biyaya ng pagkakataon at pagkakatipon po na ito. Naniniwala kami, Panginoon, ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito upang muli ay pagpalain. Amen. Salamat po, Panginoon, dahil bagaman hindi kami katanggap-tanggap at karapat-dapat, patuloy mo kami iniibig. Amen, Lord. Dalangin po namin, Amang Diyos, na daw ay patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Amen. At pagkukulang po sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na sa aming panambahan na ito ay malagod ka sa bawat isa po sa amin. Amen. Tanggapin mo po ang aming mga daladalang handog sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, tanggapin mo po ang aming puso na sa mga sandaling ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Amen. Dalasahin mo nawa ito, Panginoon, at muli, gawin mong karapat dapat para sa iyo. Amen, Lord. Sa pamamagitan nawa ng pananalugo ng aming Panginoong Jesus, maging malinis kami at maging karapat dapat kami sa panambahan mo na ito. Amen. Dalangin po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong bawat habag, pagpalain mo po ang pagtitipo na ito. Amen. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming nakarating sa lugar mo na ito. Amen, Lord. Pagpalain mo ang mga inaabot ng iyong tinig over the internet. Amen. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang daladalang kahilingan ng bawat isa sa amin. Amen. Higit sa lahat, pagpalain mo po ang iyong mabuting balita na aming pakikinggan at aming pagninilayan. Amen. At loobin mo, Panginoon, ang mga salita mo ito ay magdala ng aral at andas sa aming buhay. Amen. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang karapat dapat na sambahin, dakilain at itaas sa aming buhay. Amen, Lord. Kaya patuloy kaming sasamba sa iyo at ito ang aming sabot panalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus at sa tulong ng mag-iisang pananalangin ng aming mahal na Inang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Ibig ang siyang buka.
sa kong mabiyaya at mapagpala ng hapon sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y dadako sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at ating pong pagninilayan ang Ebanghelyo sa araw po na ito. Kung kayo po'y dadalang Biblia, inanyahan po kayong buksan sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo, Matthew chapter 3, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 12. Akin lamang pong babasahin sa ating pong sariling wika. At ito po ang sinasabi. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang pangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niya, "Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakad. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, 'Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y nakakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong Ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalias. Hawak na niya ang kanyang talikay upang alisin ang dayami. Pipipunin niya sa pamali ang trigo, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Purihin at palakpakan muli natin ang Diyos. God is good and all the time. Kamusta na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Praise God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na! Mayaman ka! Matalino! Matutin! Marahal! Bukas ang pag-ibig! Malaya! Mayaman! Kalooban! Maginhawa! At panagamahal! Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen!